May kaibigan akong paring nagbitaw sa akin ng ganito. Siguro sa haba nitong quarantine na to, malaki na ang bawas sa purgatorio pag namatay ako. Sapagkat sa kanyang pananaw ay purgatorio itong pinagdadaanan natin. Ang purgatorio ay kasama sa ating paniniwalang Katoliko. At ang purgatorio ay ibig sabihin, katayuan na kailangan tayong linisin. Kung yon ang pagkaunawa natin sa purgatorio, meron talagang nililinis ang Diyos kung kaya nangyayari itong nangyayari sa atin. Doon sa aral ni San Juan de la Cruz, meron siyang sinasabing dark nights. Dark nights ang ibig sabihin nito ay madilim na pagdadaanan kasi ikaw ay nililinis ng Diyos. Meron siyang sinasabing active dark night. Ang ibig sabihin noon, nagdadasal ka, nagsasakripisyo ka, tapat ka sa mga utos ng Diyos. Pero pagkatapos noon ay nagkakaroon ka ng crisis, nagkakaroon ka ng darkness. Yun ay nangyari sapagkat ito ay isang tanda ng progreso mo sa iyong buhay panalangin. Pero meron siyang sinasabing passive dark night. Itong passive dark night, wala kang ginagawa at hindi mo nga alam kung anong nangyayari sa iyong buhay panalangin. Pero gusto ng Diyos na mapabuti ka. Gusto ng Diyos na umunlad ka. Gusto ng Diyos na makaakyat ka dun sa hagdanan. Passive dark night, papabayaan ng Diyos na dumaan ka dito upang luminis ang iyong kaluluwa, luminis ang iyong puso. Ang COVID-19, ang quarantine na ito, ang pandemic na ito, ay parang passive dark night para sa atin. Ibig sabihin, hinahayaan ng Diyos na pagdaanan natin ito. Hindi dahil pabaya siya o wala siyang pakialam, kundi dahil alam ng Diyos na sa dulo nito, mapapabuti tayo, malilinis tayo mula sa mga basura ng ating pagiging pari, mga basura ng ating pagiging Kristiyano. Ano yung mga basurang yon? Yung isang spiritual director ko, sabi niya sa akin, sa simula ng iyong buhay panalangin, you ask God for the grace to get rid of Him. Sabi ko, ano po? You should be courageous to get rid of God. How? Ang sabi po ay, meron kang mga imagination tungkol sa Diyos. Meron kang mga illusion tungkol sa Diyos. At kailangan nating alisin isa-isa yon sapagkat yung pagkaintindi mo sa Diyos ay baka hindi yon ang Diyos na talagang sinasamba at gustong magpakita sa iyo. We have our images of God. We have our imaginations of God. Maybe the right word to say is not a crisis of faith. It is the crisis of our imagination, our wrong imaginations of God. So, in this pandemic, in this crisis, God is purifying our wrong imaginations of Him so that at the end of it, we can be better. Tinignan natin ang banal na kasulatan. Natatanda natin si Prophet Elijah. Sabi niya sa Panginoon, Panginoon, tulungan niyo po ako. Pag hindi niyo ako tinulungan, pareho tayo papapahiya dito. At anong nangyari? Naglagablab kahit umaapaw ang tubig. At anong nangyari? Kitang-kita na ang Diyos ay kumikilos sa kanya. Yun ang simula. Pero anong sumunod? Gusto siyang ipapatay ng reyna. At sa kanyang pagod, sa kanyang takot, sa kanyang pagtakbo, anong kanyang ginawa? Sabi niya, ano ba ito, Panginoon?
Pero ano yung tanong ng Panginoon sa kanya? What are you doing? It is like the question of the Lord to Adam, where are you? My dear brother priests, kung kayo ay aburidong-aburido na, kung kayo ay litong-lito na, kung kayo ay inip na, listen to the Lord in this dark night because the Lord is asking you, what are you doing? Is it me you're worshiping? Is it me you're serving? I am purifying you through all this. And when this pandemic is over, you'll be a better priest. Natatandaan natin si Propeta Ezekiel. In the exile, when they could not worship the Lord in the temple, ano ang lumabas? Ang synagogues, kung saan nagdinilay sila sa banal na kasulatan. Ngayon, di makapunta ang mga tao sa kanilang parokya dito sa katedral. Pero baka ito ay pagkakataon para sariwain natin yung alam na nating dati. The family that prays together stays together. We are going through purgatory. And at the end of it, we are going to be better, ready for heaven. Ano mga signs na tayo ay nililinis ng Panginoon? Ang signs ay nagdadasal ka pero wala kang consolation na natatanggap. Ngayon, tinatanong sa atin ng Panginoon, why are you praying? What are you doing? Are you praying so that God will give you consolations? Are you praying for the consolations of God? Should you not be praying to the God of consolations? And even if He does not console you, that you're able to converse with Him should be reward enough. My dear brother priests, sa panahon ng paglilinis, katulad ng itinuturo ni St. John of the Cross, in this process of the dark night, titindi ang tukso. Sabi niya, ang unang tukso kapag nililinis ka ng Diyos ay tukso sa laman, fornication. Sa haba ng panahon na libre tayo, andyan ang pornography, andyan ang sensuality, nandyan ang tukso ng laman. Pwede ring matukso sa galit. Nagagalit na tayo sa Diyos kasi parang wala siyang ginagawa. Pwede ring matukso sa confusion na hindi mo na malaman kung saan talaga tayo papunta. At kapag bumitaw na tayo sa kontrol ng ating buhay, bumitaw tayo sa tawag ng laman, sa sarap ng buhay, at ipinabahala natin sa Diyos at nagpalaya tayo sa ating galit sa Kanya, sa Kanyang tampo sa Kanya. The dark night will turn darker, but when it is darkest, we can expect the dawn. We can expect a new day. We can expect the sunrise again. Nung kami ay nasa high school, sabi sa amin ng mga Dominican priests, do not be afraid of trials. Do not be afraid of problems. Because the problems that cannot kill you can only make you better. COVID-19 is weak compared to the power of Christ. And we, brother priests, are strong with the strength of Christ. Please remember, we are being purified and we are going to be better after this pandemic. Purgatory ito? Purgatory siguro. Lilinis tayo. Lalakas tayo. At tayo magiging katulad na katulad ni Kristo.